para sa pagpapatuloy ng aking pagpunta sa mga sementeryo kung saan nakahimlay ang mga sikat na artista, dating presidente, mga politiko, mga atleta at mga kilalang personalidad, ay isa pa ulit magaling at sikat na aktor noong dekada 70 hanggang 90 ang aking binisita sa The Heritage Park. Si Rudy Fernandez o kilala rin sa tawag na The Boy, ang atin namang susunod na bibigyang respeto at pagpupugay. Ating balikan ang kanyang naging buhay noon at muling sariwain ang kanyang mga pelikulang nagawa. Pero bago ang lahat, kung hilig mo ang mga video katulad nito, ay huwag kalimutang mag-subscribe, comment, like, and share. Si Rodolfo Valentino Padilla Fernandez sa totoong buhay ay ipinanganak noong March 3, 1952 sa Tondo, Maynila. Si The Boy ay mula sa angkan ng mga Padilla na isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang ina na si Pilar Padilla ay anak ni Jose Padilla Sr. na isang abogado, politiko at aktor. At ang kanya namang ama na si Gregorio Fernandez ay isang aktor at direktor. Pinsan niya sila Robin Padilla, Bibi Gandang Hari at Romel Padilla. Pamangkin niya naman si Shasha Padilla. Mayroon siyang isang anak sa dating nakarelasyon na si Alma Moreno, si Mark Anthony Fernandez na isa ring aktor, at si Rafael Fernandez at Renz Fernandez naman kay Lorna Tolentino. Alam niyo bang 3 taong gulang pa lamang si The Boy nang siya ay lumabas sa pelikula? Siya ay lumabas sa kanyang kauna-unahang pelikula na Luksang Tagumpay noong 1956 at Emily noong 1960 na parehong dinirek ng kanyang ama. Nagsimula ang karera ni The Boy sa showbiz noong siya ay 18 taong gulang habang nag-aaral sa University of Santo Tomas. Pumirma siya ng kontrata sa Sampaguita Pictures noong 1970. Siya ay unang ipinakilala sa kanyang unang pelikula sa Sampaguita Pictures na For Your Mama. Ito ay pinagbidahan nila Gloria Romero at Luis Gonzalez. Pagkatapos ay itinambal siya kay Connie Angeles noong 1970 pa rin sa pelikulang Sweet Matutina na pinagbidahan nila Jay Ilagan at Marifi. Pasumandaling huminto sa showbiz si The Boy ng 4 taon upang tapusin ang pag-aaral. Taong 1974 sa kanyang pagbabalik ay muli siyang nakagawa ng pelikula. Ang Patayin ng Dugong Tirador at 7 Crazy Uragons, kung saan kasama niya dito ang mga sikat ng artista na sila Tirso Cruz III, Edgar Mortiz, Walter Navarro, Jay Ilagan, Nick Romano at Romeo Miranda. Taong 1976 ay ang panahon kung saan ay nagbukas sa kanya ng pinto at upang maging isang ganap na action star. Sa loob ng 3 taon mula 1976 hanggang 1979 ay nakagawa siya ng 20 pelikula na halos ay puro aksyon. Ang nagbigay sa kanya ng kasikatan ay noong 1976 sa pelikulang Bitayin si Baby Ama. Dito ay kasama niya si Alma Moreno. Ang ilan pa sa kanyang mga pelikula noong nagsisimula pa lamang sa showbiz ay Ikaw, Ako, Laban sa Mundo noong 1976 kasama si Alma Moreno, Alfredo Lim sa Kamay ng Ibabaw noong 1977, Iligpit si Pretty Boy noong 1977 kasama si Latricia Gomez, Celia Rodriguez at Jean Saburit, Teteng Salonga ng Tondo noong 1978 kasama niya rin dito sila Dencio Padilla, George Estregan, Ruel Bernal, Amy Austria at Raul Aragon, Hoodlum Killer noong 1979 kasama sila George Estregan, Ace Berhel at Elizabeth Oropesa, Doble Cara noong 1979 kasama sila Ray Malonzo at Beth Bautista. Pagpasok ng dekada 80 ay mas lalong naging in-demand na action star si Rudy Fernandez dahil kada taon ay gumagawa siya ng 5 hanggang 10 pelikula. Dekada 90 naman nang gawin niya ang mga hindi makakalimutan at tumatak na pelikula sa mga manonood. Ginampanan niya ang mga true-to-life characters katulad ng Markang Bungo, The Bobby Ortega Story noong 1992. Sa pelikulang ito sumikat ang tagline na walang personalan, trabaho lang.
Nagkaroon ito ng part 2 noong 1995 na markang bungo 2, iligpit si Bobby Ortega. Lagalag The Eddie Fernandez Story noong 1994. Bing Bong The Vincent Crisologue Story noong 1991 at Ping Lakson Super Cup noong 2000. Ngunit ng mga sumunod na taon dahil na rin sa paghina ng pelikulang Pilipino ay apat lang na pelikula ang kanyang nagawa mula 2000 hanggang 2002. Ang kanyang huling pelikula ay Hula Mo Huli Ko noong 2002 kasama si Rupa May Quinto. Si The Boy ay nagkaroon ng 5 television show sa GMA Network. Ito ay ang kasangga noong 1999 hanggang 2002, The Boy and the Girl noong 2002 hanggang 2004, Twin Hearts noong 2003, Now and Forever noong 2006, at Atlantica noong 2006 hanggang 2007. Si The Boy ay mayroong napakaraming mga parangal na natanggap, kabilang ang 2 Best Actor sa PAMAS, 2 Film Academy of the Philippines Best Actor Awards, Fernando Poe Jr. Memorial Award sa PAMAS, Ulirang Artista Lifetime Achievement Award at Film Academy of the Philippines FPJ Lifetime Achievement Award. Taong 2001 election ay sinubukan ni The Boy na kumandidatong mayor ng Quezon City, ngunit siya ay nabigo kay Sunny Belmonte. Taong 2007 ay nang sabihin ni Lorna Tolentino na si The Boy ay napagalamang mayroong sakit na periampullary cancer. June 4, 2008 ay nakaranas ng seizure si The Boy, ngunit tumanggi na siyang magpadala pa sa ospital. Siya ay pumanaw noong June 7, 2008 sa edad na 55. Si The Boy Rudy Fernandez ay mayroong halos 100 mga pelikula sa loob ng 3 dekada mula 1970 hanggang 2002. Si Rudy Fernandez ang isa sa pinakamagaling na action star sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Hinding-hindi matatawaran ang kanyang galing at husay sa pagganap sa mga pelikula. Isa uling haligi ng showbiz industry at action star ang nawala na ikinahinayang at ikinalungkot ng sambayanang Pilipino. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. See you on the next video. God bless.